Pahinga, pahinga muna. Kailangan namin magpahinga. Unlike what I heard from the coach from ESPN of Philippines, he blamed the weather, he blamed everything, he blamed the players. Coach Jot Reyes, may pasabog na announcement. Diyan nga sa kakatapos lang na SEA Games sa Cambodia. At Coach Harry Sabaya, sinabing hindi deserving si Coach Jot Reyes para maging head coach ng Gilas Pilipinas. At napakarami niya pang maanghang na sinabi para nga kay Coach Jot Reyes. Dito nga sa kakatapos lang na SEA Games ng ating Gilas Pilipinas, kung saan nasungkit nga nila itong gintong medalya, ay napakahirap ng mga dinaanan nila dito, mga kabasketball, kabilang na dyan yung mainit na venue na hindi nga kinaya nitong si Justin Brownlee. Especially nung una, hindi siya nakapuntos, mga kabasketball, dahil syempre hindi siya sanay. Hindi lang naman siya, na maging yung ibang mga players natin na nandyan sa venue, talagang nakakaloka, mga kabasketball, maging yung sahig na linoleum na ngayon lang tayo nakakita niyan, mga kabasketball. Kasi dito sa atin, lupa, simento, tapos tabla, diba? Pato, yan, pwede. Pero yung linoleum, talagang delikado kasi may mga part pa na hindi pantay yung pagkakadikit na naging dahilan ng pagka-injured ng ilan sa mga players natin, saka sa ibang bansa, no? Maging yung praktisa nila, mga kabasketball, na outdoor, syempre mainit yan. Diba, masasabi natin na hindi na i-host ng maayos nitong Cambodia yung 32nd SEA Games. Ay nagbitaw na nga ng announcement etong si Coach Jot Reyes na ito na yung huling pagkakataon na magko-coach siya para sa ating Gilas Pilipinas diyan nga sa SEA Games. Mabuti na nga lang daw at nakuha nila yung ginto, at least aalis siya sa SEA Games na may tangay-tangay siyang gintong medalya. Saka para sa akin, hindi na advisable para dito kay Coach Jot Reyes na ma-expose pa sa mga ganyang hirap, kasi magsi-60 na siya, 59 na siya ngayon, so magsi-senior na yan. So hindi na advisable sa kanya yung mga ganyang klaseng trabaho, no? Pero congratulations sa kanilang lahat dyan, sa coaching staff, sa lahat, sa mga players na nagsakripisyo para nga makuha natin itong gintong medalya. Pero sa kabila niyan, mga kabasketball, napakaraming maanghang na salita itong binitawan, itong head coach ng Cambodia na si Harry Sabaya. Sinabi niya na hindi raw deserving si Coach Jot Reyes para mag-coach ng ating Gilas Pilipinas kasi nga raw naninisi. Marami siyang sinasabi, mga kabasketball. Ipaparinig ko na lang sa inyo para kayo na mismo ang humusga. Hanggang dyan, mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. 4 days preparation to come here at this second and beat Philippines. I'm more than proud from all my players. Unlike what I heard from the coach from ESPN of Philippines, he blamed the weather, he blamed everything, he blamed the players. I don't do that. I can teach him if he wants about coaching in Europe and everywhere, the places that he never been. So players did great job. Even with this loss, they played hard. We just didn't make it. I'm proud of them, and Philippine players, respect for all of them. They played with their heart. They deserve better than someone to blame them like they blamed in the first round, and you saw they win.